Magandang umaga. Ito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Pinalawig pa ng Department of Agriculture ang pagbabawal sa pag-angkat ng sibuyas hanggang Agosto. Ayon sa DA, nananatili pa kasing mataas ang inventaryo ng sibuyas. Nakatakda sana matapos ang import ban ngayong buwan. Sa ngayon, umaabot pa raw ng 160,000 metric tons ang pulang sibuyas sa bansa, habang 12,000 metric tons naman ang dilaw na sibuyas. Regular naman daw na minomonitor ng DA ang supply at presyo ng sibuyas sa bansa. May dagdag singil sa kuryente na 2 pesos and 15 centavos kada kilowatt hour ngayong buwan. Mula 9 pesos and 45 centavos per kilowatt hour noong Hunyo, tataas na po yan sa 11 pesos and 60 centavos per kilowatt hour ngayong Hulyo. Katumbas po yan ang dagdag na 430 pesos para sa kumukonsumo ng 200 kilowatt hour sa isang buwan. Sabi ng Meralco, dahil po yan sa pagtaas ng generation charge at ng pagbabayad ng deferred payment sa Wholesale Electricity Spot Market o WESEP na babayaran kada buwan hanggang Setyembre. Kasunod ng oil price rollback, tinatayang nasa mahigit 55 pesos hanggang halos 84 pesos ang kada litro ng gasolina sa NCR. Mahigit 52 hanggang halos 71 pesos naman para sa diesel, habang halos 74 hanggang halos 84 pesos ang kada litro ng kerosene. Ngayong taon, ito na ikalabing isang rollback sa gasolina, ikalabing tatlo sa diesel at ikalabing dalawa naman sa kerosene. Bukod sa Senado, mag-iimbestiga na rin ang Kamara kaugnay sa operasyon ng mga ilegal na pogo sa bansa simula bukas. Pangungunahan ito ng House Committee on Public Order and Safety at House Committee on Games. Tututukan daw ng Kamara kung may banta sa seguridad ng mga Pilipino ang mga ilegal na gawain ng mga pogo. Alamin din ng Kamara kung sino ang mga nakikinabang sa mga nasabing ilegal na gawain at kung may pananagutan ang mga LGU. Ilan sa mga inimbitahan ng Kamara sa pagdinig ang PAGCOR na nagre-regulate sa mga pogo. Gayun din ang ilang law enforcement agencies pati grupo ng mga lungsod at munisipalidad sa bansa. Nagsasagawa ng sariling fact-finding investigation ng LGU ng Santa Cruz, Davao del Sur, kaugnay sa Peking birth certificates sa inisyo umano sa mga Chinese national. Ito'y matapos mabisto ng National Bureau of Investigation o NBI na nasa 200 Peking birth certificates ang inisyo ng local civil registry sa nasabing bayan mula 2018 hanggang 2019. Ayon sa alkalde ng Santa Cruz, papatawan ng administrative sanctions ang sino mang mapapatuloy ang sangkot dyan. Handa rin daw sila makipagtulungan sa investigasyon ng NBI. Sabi rin ng ilang residenteng nakausap ng GMA Regional TV, wala silang napapansin na may nakatira mga Chinese sa kanilang lugar. Trending ang kakulitan at saya na hatid ni Rufo Mequinto sa It's Showtime. Parang, kailan pa ba ako huling nandito? No, pero ngayon, don't worry, every day na. Kasi dito na ako titira sa Canton. Oh, every day. Kaya I approve myself. Gusto niya ba ako mag-regular? Tinodo na ni Rufo May ang kasiyahan sa muli niyang pag-guest sa Showtime kahapon. Habi yung mga hirit ni Rufa sa madlang kapuso, lalo na sa balak niyang gumawa ng libro. Napag-go-go-go rin sa saya ang mga netizen. Sa isang tweet, hiniling ng netizen na maging regular sa noontime show si Rufa May. Reply naman niya, I regular myself, haha. Sa isa pang tweet, nagpasalamat si Rufa May sa lahat ng nanood ng Showtime. Umaabot sa 200 pesos ang per kilo ng kamatis sa palengke. Kumustahin natin ang bentahan niyan, pati ng sibuyas sa Bloom and Treat Market. May unang balita live si James Agustin. James! Sam, good morning. Nanatili mababa ang presyo ng sibuyas dito po yan sa Bloom and Treat Market sa Maynila. Pero ang bad news naman para sa mga kapuso nating mamimili ay tumaas ang presyo ng kamatis. Kaya naman dumidiskarte na sila para makatipid. Mabibili sa 120 pesos per kilo ang pulang sibuyas, habang 100 pesos per kilo ang puting sibuyas sa Bloom and Treat Market sa Maynila. Ilang buwan na raw mababa ang presyo dahil marami ang supply. Ang Department of Agriculture pinalawig ang ban sa pag-aangkat ng pulang sibuyas hanggang sa Agosto. Sapat naman daw kasi ang inventaryo ng sibuyas. Pabor dyan ang mga nagtitinda ng sibuyas. Mas okay na ganito pa rin yung sibuyas na hindi na muna mag-import kasi unang-una ito, mas malasa kasi ito eh.
compared din sa imported. Tapos, kahit na mas mura siya, para mas madali pa rin siya ibenta. Si Elizabeth, isang kilo ng pulang sibuyas ang binili. Sana raw hindi na muna tumaas ang presyo nito dahil nagmahal ang ilang bilihin. Mas maganda kasi kailangan namin pang araw-araw eh. Sa mga gulay, mababa ngayon, okay, mas maganda yon. Kasi diba, kamukha kami, magluluto kami, mas mabor sa amin yon. Sumipa naman ang presyo ng kamatis na mabibili sa 160 to 200 pesos per kilo. Mas mataas ang 40 pesos kada kilo kumpara nung unang linggo ng buwan. Hindi namin alam, may basta mahal din ang uwa namin sa supplier nito eh. 2 weeks na itong ganito, 2 weeks na ganyan. Mahirap. Kasi ang bilhin nito, peraso na lang. Kasi yan, mahal yung iba nagtitipid. Dahil mahal, tipid-tipid ang mga mamimili. 3 piraso lang muna ng kamatis ang binili ni Tizel na gagamitin niya sa pagluluto ng sinigang na baboy. Siyempre nagulat. Kasi halos wala ka nang isasahog nga eh, dahil sa sobrang mahal, dagdag. Yun lang naman ang pampasarap talaga eh. Paano si sinigang? Hati-hati lang. Ang sinigang ni Marvin hindi na raw muna gagamitan ng kamatis. Sobrang taas po sir eh. Pwede naman pong gumamit ng ibang pang-asim na lang po na mas mura po. Halimbawa may nabibiling kamyas na mas mura. Edi doon na lang po tayo sir, kumbaga at least nakakatipid po. Samantala Susan, sa iba pang gulay, tumaas ang presyo ng talong at carrots. Bumaba naman yung presyo ng ampalaya at nung pechay, maging nung sitaw. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Pinag-iisipan na raw ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kung kailan at paano siya susuko sa Senado ayon sa kanyang abogado. Sakali namang maaresto o sumuko si Guo, sinabi ni Senate President Chis Escudero na nakahanda na ang detention facility na kanyang tutuluyan. May unang balita si Darlene Kai. Ang mga class picture na ito mula taong 2000 hanggang 2003, kuha sa Grace Christian High School sa Quezon City na ngayon Grace Christian College. At ayon sa mga ilang dating estudyante, ang isang bata sa mga litrato, tinatawag nilang Waping na may apelidong Go. Heto siya nung grade 1, nung grade 2 at grade 3. Tugma sa sinasabi ni Senator Sherwin Gatchalian sa nakaraang pagdinig ng Senado nang ilabas ang school records at alien certificate of registration na ginamit ni Go sa pag-enroll. Nagpasa rin daw si Go ng birth certificate galing China. 2 kaklase ni Go ang nakausap ko sa kondisyong itatago ang pagkakakilanlan para sa kanilang seguridad. Isa sa kanila, seatmate daw noon ng alkalde. Naalala ko lang bigla, may whopping po ako na classmate ng grade 2. Pag-uwi ko sa bahay, sinerge ko yung class picture namin. Tapos, yun nga, parang may galing kasi mayroong may resemblance nga siya. Sa itsura raw ni Waping, mas matanda siya sa kanila. Parang ilang years, 3 years, 4 years older siya. Isa rin siya sa pinakamatangkad na girls. Bukod sa tangkad niya, mas mature siya kumpara sa class namin. Hirap din daw ang kaklase mag-Tagalog at Ingles, pero biyasa sa Chinese. Yung Chinese accent niya before, di talagang mas makapal kumpara ngayon, ma'am, na kaya na niya mag-Tagalog. Pero nung naalala ko, parang barok talo, putol-putol. Sa pagkakatanda rin ang aking nakausap, parang naging teachers namin yung element, parang wala namang rupil. Kinumpirma rin ang isang nakausap ko ang mga litrato. Nagkataon na nag-scroll ako ng Facebook. Sabi ko, ba't parang familiar? Hinanap ko sa bahay yung class pictures ko ng grade 1, grade 2, grade 3 kasi naitago ko pa siya. And nakita ko, yun pala yung parehong picture. So nakita ko na classmate ko pala siya ng grade 1. Tapos nakita ko din, chinek ko din yung ibang class pictures ko. And pati grade 2 pala classmate ko din siya. Sinubukan namin pumunta sa Grace Christian College pero hindi kami pinapasok sa gate ng village. Hindi pa rin sila sumasagot sa aming email at message. Ayon kay Senate President Chis Escudero, handa na ang magiging detention facility ni Go, oras na mahuli o sumuko siya. Gayon din ang iba pang nasa arrest order. It's a detention facility. It's a room, air-conditioned, with its own restroom, with bunk beds, katabi mismo ng PNP. In-inspection ko na at kung sakasakali para matiyak ang seguridad ni Mayor Go, ay doon namin siya idedetina kasama yung kanyang mga kamag-anak. Maayos naman daw ang lagay ni Nancy Gamo, ang sinasabing accountant ni Go na unang maaresto nitong weekend. Ayon pa kay Escudero, oras na mahuli o sumuko si Go, pwedeng hilingin ni Go na mapalaya siya. Pero yan ay kung papayag ang komiteng pinamumunuan ni Senadora Risa Ontiveros. Kung makukumbinsin niya yung komite, si Senator Risa, na hoy, nagkataon lang na ganito pero mag-a-attend na ako, nangangako ako.
mayor ako, you can release me on my own recognizance. Kilala ko sa komunidad. Kung papahintulutan ng komite, walang dahilan para hindi ko rin pahintulutan yan. Ayon sa abogado ni Go, nasa Pilipinas pa rin ang alkalde. She's contemplating kung kailan siya at paano siyang susurrender sa jurisdiction ng Senado. Kung Athens mag-susurrender siya ngayon, matagal siya madidetain hanggang sa next hearing, which is I think July 29. Kung dadalo siya, siyempre, during the hearing na, di ba? Mayor Alice Guo, o Guo Huaping, kung nakakapag-Facebook ka, siguro naman kaya mo nang humarap sa Senado. Ginamit mo pa ang Facebook para sa pagpapakalat ng fake news na Pilipino kayo. Hindi ka Pilipino. Dagdag ni Senadora Risa Hontiveros, batay sa impormasyon anya mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC, ang kumpanya ni Go na Baofu may direktang transaksyon sa account ni Hong Zhang Yang, kapatid ni Michael Yang na dating economic advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. May transaksyon din daw ang kumpanya ni Go sa incorporator ng Hong Sheng, ang pogo na ni Raid sa Bamban. Who is Hong Zhang Yang, you may ask? Kapatid po siya ni Michael Yang. Yes, the same Michael Yang na dating economic presidential advisor kuno ni Duterte. In short, the money of Michael Yang's brother was used to fund Hong Sheng, the raided Bamban Pogo. Sabi pa ni Hontiveros, si Hong Zhang Yang ay may kaugnayan naman kay Gerald Cruz, isa rin sa incorporator ng Farmally Biological. Naging kontrobersyal ang Farmally noong Administrasyong Duterte dahil sa issue ng overpriced na medical supplies. Sabi ko nga, mukhang one big happy Farmally pala itong mga Pogo at Farmally members. Baka nga, itong Farmally pala ang farm na kinalakihan ni Alice Guo. Wala pang pahayag ang kampo ni Michael Yang sa mga pahayag ni Hontiveros. Pero nauna nang sinabi ni Yang na wala siyang koneksyon sa illegal na Pogo. Ito ang unang balita, Darlene Kai, para sa GMA Integrated News. Umaasa ang Senate Minority na tuluyan ang ipagbabawal ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga Pogo. Ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, magandang i-anunsyo ang total Pogo ban sa State of the Nation address sa Pangulo sa July 22. Yan din ang isa sa mga gustong marinig ni Senador Risa Hontiveros sa sona ng Pangulo. Noong Hunyo, nagbahayag na rin ang suporta sina Senate President Chis Escudero, Senador Jingo Estrada at Senador Loren de Garda na ipagbawal ang mga illegal na Pogo. Inirekomenda na rin ni Finance Secretary Ralph Recto sa Pangulo ang total Pogo ban. Nauna nang inanunsyo ng PAGCOR na ipagbabawal na ang mga Pogo Hub o mga Pogo na may malalaking compound. Kaugnay pa rin ng nalalapit na sona ni Pangulong Bongbong Marcos, may kinalaman sa ekonomiya at trabaho ang nais marinig ng publiko mula sa Pangulo base sa Pulse Asia Survey. Live mula sa Maynila, may unang balita si Bea Pinlac. Bea, ano naman ang sabi ng mga nakausap mo? Maris, ilang araw na lang muling haharap si Pangulong Bongbong Marcos sa taong bayan para sa kanyang ikatlong State of the Nation address. Ang ilang nakausap natin kanina nakaabang na kung ano o paano ilalatag ang plano ng gobyerno para maibsan ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Alas dos ng madaling araw pa lang, kumakayod na si Aling Maridel sa pagtitinda ng sari-saring gulay. Matumal daw ang benta at mahal ang mga bilihin, kaya hirap siyang mag-budget para sa pamilya. Isa raw ang usaping ito sa nais niyang matugunan at matalakay sa nalalapit na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Sana yung mga pangako niya, ma'am, yung sinabi niya nung tumatakbo siya, sana masunod ngayon, ma'am. Sabi niya, may 20 bigas, wala namang 20 ngayon eh. Tumaas pa lalo yung presyo. Pasandin ng ilan pang nakausap ng GMA Integrated News, ang bigat ng mataas na presyo ng bilihin. Sana po mababaan yung mga pangunahing bilihin tulad ng gasolina, bigas at saka ganun lang po. Kasi sobrang taas po, sana bumaba pa para makaano sa mga tao, makatulong sa mahihirap. Ang saloobin ni Maridel at Giovanni, sumasalamin sa survey ng Pulse Asia noong Hunyo
kung saan 57% ng mga Pinoy ang nag-aabang na matalakay sa SONA ang hakbang ng gobyerno sa pagkontrol sa inflation. Sunod ang pagpapabuti sa national economy at pangatlo, ang pagbuo ng maraming trabaho at livelihood. Kasama rin sa mga isyu na gustong matalakay ng publiko ang hakbang ng gobyerno sa agresibong galaw ng China sa West Philippine Sea at ang pagsugpo sa graft and corruption sa pamahalaan. Kailangan lagi na lang bigyan ng trabaho ang mga tao, yung mga walang trabaho, bigyan na lang nila ng magandang trabaho. About sa West Philippine Sea, ganun. Kasi talagang literal na atin naman talaga yun. Sana magawa niya ng daan o paraan para makakuha natin yung atin talaga. 2,400 adults ang sumalang sa survey noong June 17 hanggang 24. Meron itong margin of error na plus or minus 2%. Maris, para sa mga nakausap natin, tamang diskarte at sikap lang daw muna habang nag-aabang ng aksyon ng gobyerno. At yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Tinanggal na ng Department of Tourism ang billboard advertisement sa NAIA Terminal 4 kung saan nakalagay na nasa Benguet ang Banaue Rice Terraces. Matapos siyang i-report sa Regional Director ng Ifugao Tourism na siya namang nag-report sa main office ng DOT. Ang Banaue Rice Terraces po ay nasa Ifugao Province. Ang maling impormasyon sa billboard ay nakita ni Stephen Acabado na nagkataon nagsagawa ng pag-aaral sa Banaue Rice Terraces bilang archaeologist. Sabi naman ni Ifugao Governor Jerry Dalipog, hindi lang ito ang unang beses na may nagkamali sa lokasyon ng nasabing World Heritage Site. Wala pa pahayag ang Tourism Department kaugnay sa ad na yan na bahagi ng kanilang Love the Philippines campaign. Noong una ko nakita na ito ako dahil I work in Ifugao. Pero bigla ako nagulat nang nakita ko, bakit Benguet? Bit frustrating. UNESCO World Heritage Site. But hindi natin alam or hindi accurate yung location information. Dapat iwasto na lang nila. Mm-hmm. Mula ngayon, iwawasto na. Oh, wow. Para hindi naman na every now and then magkakamali. Dapat i-correct nila bago nila ilabas. Filipinos represent. Proud na pinamalas ng Filipino-American rapper na si Easy Mill ang ating wika sa bagong rap track ng American rapper na si Eminem. 45 na kalibre o 9, ikaw na bahala sa dinami-rami mong mali, utak mo lang may tama sa kitid mo. Yan ang latest collab ni Easy at Eminem na may title, The Head Honcho. 14th track yan sa album ni Eminem na The Death of Slim Shady, Coup de Grace. Sa ngayon, meron ng more than 2 million views yan sa YouTube at top 3 trending sa music on YouTube. Spotted din si Easy sa isang music video ni Eminem. Si Easy Mill ang first Filipino artist na pumirma sa record label ni Eminem. Una nilang naging collab ang kantang Realist na inilabas last year. Dumami ang mga Pinoy Gen Z na nagkaroon ng credit card noong third quarter ng 2023 base sa pag-aaral. Ang sinasabi nilang perks at advantages niyan, alamin sa unang balita live ni EJ Gomez. EJ, ano nga ba ang perks ng credit card? Ivan, dumoble raw ang dami ng mga Pilipino, partikular yung kabilang sa younger generation na kumuha ng credit card nitong nakalipas na 5 taon ayon sa isang pag-aaral. 2022 raw nang nagsimulang gumamit ng credit card si Cedric. Malaking bagay raw ito lalo na't hirap siyang makaipon ng pera sa dami ng gastusin. It helps me a lot, especially for those mga essential needs, then emergency funds po talaga. Nang minsang kailanganin daw niyang bumili agad ng cellphone, 20,000 pesos agad ang na-charge niya sa credit card na kinailangan niyang bayaran sa loob ng 1 taon. Installment naman daw ang pagbabayad kaya di gaanong mabigat sa bulsa. Yung accessibility naman niya napaka-convenient, especially I am the type of person na I don't usually bring cash. So, okay siya. Sa pag-aaral ng Global Information and Insights Company na TransUnion, umabot sa 1 million ang bilang ng mga new applicants na nag-avail ng credit card accounts nitong third quarter ng 2023.
Sa kabuuan, lumobo sa 11.2 million ang total outstanding credit card volumes kumpara sa 9.3 million sa parehong period noong 2022. Sa nakalipas na limang taon, mas dumami raw ang bilang ng Pinoy Gen Z o mga kabataang ipinanganak taong 1997 hanggang 2015 na nag-open ang kanilang credit card accounts. Lumabas din na 98% ng mga sinurvey na Gen Z Pinoys ang naniniwalang makatutulong ang credit at lending products o pangungutang para maabot ang kanilang financial goals. Ang Gen Z na si Dwayne naniniwala dyan. When you use it enough, diba, magkakaroon ka ng mga credit, and because of that, when you go traveling, when you go on shopping sprees, pwede mong magamit yung mga credit yung wala kang babayaran kasi gagamitin mo yung credit mo na nakuha mo from using the credit card. Kailangan lang daw talaga maging responsible credit card owner ka. Huwag daw swipe dito, swipe doon. Ivan, ayon pa dun sa pag-aaral, lalago pa ang credit market dito sa Pilipinas kasabay ng pagtaas ng demand lalo na sa younger consumers. At yan ang unang balita mula rito sa Mandaluyong. EJ Gomez para sa GMA Integrated News.